Sa kabila ng pagkalat ng African swine fever sa ilang probinsya at pagkamatay ng libo-libong baboy, walang nakikitang problema sa supply ng karneng baboy ang kalihim ng Department of Agriculture. Ito kasi ang pangamba ng AGA party list, lalo na sa Vermonts kung saan maraming handaan. Wala naman ako nakikitang perceived na shortage. It's farm-based ang lockdown ngayon, hindi naman buong municipality or buong probinsya. Kaya movement of ano, magkakaroon pa rin ng movement. Sabi ni Laurel, wala ring dahilan para tumaas ang presyo ng karne ng baboy at processed meat. No real reason to increase prices. Yeah. Sir, ano pong impact ng ASF sa processed meat industry? Dapat wala. Dapat wala. So same lang din po na no supply shortage and no price increase dapat? Yes. Naglaan ng DA ng 150 million pesos para sa tulong pinansyal sa mga apektadong hog raisers. 4,000 pesos ang ibabayad sa kada biik o maliit na baboy, 8,000 para sa medium-sized at 12,000 para sa malaki. Itinaas na raw ng DA ang bayad para hindi na ipuslit ang mga may sakit na baboy. Inaasahan ng DA na sa susunod na linggo ay naipamahagi na ang unang batch ng 10,000 doses ng bakuna kontra ASF. 350 milyon pesos ang nakalaang pondo para sa 600,000 doses na libreng ipamimigay ng DA sa mga apektado ng ASF. Sabi ng AGA party list, kulang ito dahil sa backyard hog raisers pa lang, 6 milyon na raw ang inaalaga ang baboy. Ang mga backyard raisers, hindi ho kaya ang 600 pesos na bakuna kada isang baboy. So, kung atin po ililibre ang ating mga backyard raisers, mangangailangan po tayo ng 3.6 billion pesos na pambili ng bakuna. Tina Panganiban Perez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. All out performances at entertainment ang handog ng Sparkle Stars sa Sparkle World Tour sa Canada at Amerika. Sa Anaheim sa California, pinakilig ni Pulang Araw star Alden Richards ang Global Pinoys doon. Kilig overload din ang hatid na Julian San Jose at River Cruz. Instant saya at good vibes naman ang dala ni Ay de las Alas, Isko Moreno at Bubay. Todo bigay rin sila sa kanilang pangalawang show sa San Francisco. Sa Calgary, Canada, ramdam din ang mainit na pagtanggap ng Global Pinoys kina Alden Richards at Bubay. Nagpasalamat ang Sparkle Stars sa patuloy na pagsuporta ng ating mga kababayan sa Sparkle World Tour. Official media partner ng Sparkle World Tour, ang GMA Pinoy TV. Kung pauwi na ang Pinoy Olympians na lumaban sa 2024 Paris Olympics, nasa France naman ang mga Pinoy Paralympian. Bumiyahe po sila nitong linggo ayon sa Philippine Sports Commission. Para po yan sa 2024 Paralympics sa Paris na magsisimula sa August 28 at tatagal hanggang September 8. Binubuo ng 6 na atleta ang Philippine delegation para sa kompetisyon. Yan po ay sina para swimmers Ernie Gawilan at Angel May Otom, si Agustina Bantilo para sa archery, Elaine Keanu Ganapin sa taekwondo, Cindy Asosano sa javelin throw at Gerald Mangliwan sa wheelchair race. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.